Mike, magkaiba ang bilang ng Philippine Coast Guard at ng Municipal Disaster Risk and Management Office sa casualties ng lumubog ng MV Mercraft 3 dito sa Quezon. Sa Coast Guard, 5 ang patay at lahat ng pasahero ay na-rescue na. Sa MDRRMO naman, 4 ang patay at 4 ang pinatpatuloy na pinaghahanap. Ito ang mga huling sandali ng MV Mercraft 3 bago tuluyang lumubog sa Quezon Province. Bubungan na lang ng Fastcraft ang nasa ibabaw ng tubig. Kanya-kanyang akyat sa bubungan ang mga pasahero. Pero ilang minuto pa, tuluyan itong nilamon ng dagat. Ayon sa Philippine Coast Guard, galing sa Rial at papuntasan ng Polillo Island ang Fastcraft nang hampasin ng malalakas na alon sa bahagi ng Infanta. Kwento ng ilang survivor, pumasok ang tubig sa unang bahagi ng pinto ng Fastcraft. Mahigit isang oras daw nagpalutang-lutang sa laot si Maria Victoria Pagkalinawan, kasamang kanyang asawang Australiano at 15 taong gulang na anak. Nakaligtas daw sila dahil sa personal nilang dalang life jacket. Yung gitna po ng aircraft, puro kalakal. Habang po sila nagre-recall, may pasahero pa pong napasok. Kumbaga, ang point po namin, hindi po lahat ng pasahero 100% nakapirma sa manifesto. Sabi rin ni Judith Sialmo, puno ang Fastcraft. Nakaligtas siya kasamang sanggol na 11 buwang gulang. Pero di pa rin nakikita ang kanyang asawa na si Sunday Tapar, 22 years old. Malakas yung alon, nauntog na kami sa railings ng bangka. Yun. Tapos, niya para makakita ko, tinulak. Tapos yun, pagtayo niya po, parang nano ng alon, nas nauntog yung ulo niya. Basta nauntog po siya. Yung asawa? Opo. Nananakit pa ang ilang bahagi ng katawan ni Alshir Villaflor nang makausap namin kagabi. Inabutan namin siya sa punerarya kung saan dinalang isa sa 4 na namatay sa insidente. Kaibigan daw ng pamilya nila si Francisco Asuela, 79 years old, isa sa mga casualty. Nagdadalamhati rin daw siya sa sinapit ng ilang kakilala. Isang kaibigan pa raw niya ang nawawala. Sa statement ni Presidential Spokesperson Harry Roque, sinabi na nag-iimbestiga na ngayon para malaman kung bakit lumubog ang Fastcraft. Mike, mag-aalas 2 ng hapon kanina nang itigil ang search and rescue operations at muling ipagpapatuloy bukas. Nakikipag-ugnayan na rin naman daw ang pamunuan ng MV Mercraft 3 sa mga pasahero para sa tulong. At yan ang latest mula dito sa Infanta, Quezon. Balik sa iyo, Mike. Maraming salamat, Jamie Santos.